Magandang buhay mga kapatid. In this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang powerful herbal recipe pang remedy sa problema sa gout at uric acid. So, proceed lang tayo sa paggawa. So, gagamit lang tayo dito ng dalawang medium size na luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay powerful remedy sa mga problema sa gout, inflammation o pamamaga, pananakit sa mga joints. At mayroon din itong kakayanan para ma-reduce at mailabas ang uric acid sa katawan. Maganda rin ito sa blood circulation at digestion. Maghahalo din tayo dito ng apple. Ang apple ay mataas sa fiber at ang fiber ay nag-a-absorb ng uric acid sa dugo. Nakakatulong din ito para mailabas o ma-flush out ang excess na uric acid sa katawan at nakakatulong din ito para ma-neutralize ang lasa. At ito naman ang pinakamahalaga sa mga ingredients. So, ito ay ang paminta. So, para ma-activate o ma-absorb ng katawan ang mga benefits, kailangang haluan ng paminta o black pepper. And then, paghalu-haluin lang natin ang turmeric, apple, paminta. And then, haluan lang natin ng kalahating cup na tubig. And then, proceed lang tayo sa pag blender. After ma-blender, proceed lang din tayo sa pagsala. Pwede rin tayo ditong gumamit ng tela para walang maiwan na sapal. And then, i-push lang din natin ng kaunti para masingot ang liquid. Ito naman ang final ingredient, kalamansi or lemon. Ang kalamansi ay mayroong active compound na citrate at ito yung responsible para malinis ang bloodstream at overall system ng katawan. Ang citrate ay kilala na nakatulong para matunaw at maiwasan ang stone formation sa katawan. Ang kalamansi, once ma-fully digest ng katawan, ito ay nagkakaroon ng alkalizing effect sa katawan. Kaya naman ito ay mabisang remedy sa uric acid. So, ito na ang ating na-collect na kalamansi juice. Ihalo lang natin sa mixture. And then, gagamit din tayo dito ng malinis na lagayan na may maayos na takip. Then, ilipat lang natin. So, ito na ang ating nagawang herbal tea. Hatiin lang din natin ito sa tatlo at inumin 3 times a day. So, pwede tayong gumawa nito sa umaga para sa buong araw. At pwede rin natin itong dublihin o triplihin ang sukat at ilagay sa refrigerator. Pwede ito hanggang 5 araw. At paalala lang mga kapatid, ito ay bawal sa mga buntis at may problema sa hyperacidity at bawal na bawal ito sa may stomach ulcer. So, ayan lang for now. Maraming maraming salamat sa panunood and God bless us all.